Radio. GMA Road Watch, serbisyong totoo ng GMA News. Alamin po natin ngayon ang dalay ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Narito po ang live na kuha ng MMDA traffic camera sa EDSA Cubao. Ang nasa kanan po ay papuntang southbound. Papunta po yan ng Ortigas at Makati na sa mga oras na ito ay light to moderate lamang ang daloy ng mga sasakyan kaya wala pa pong problema sa ating mga motorista. Ganyan din po ang sitwasyon sa kaliwang bahagi na papunta naman pong Timog Avenue at Balintawak. Yan po ay northbound na magaan pa po ang daloy ng mga sasakyan kaya maayos pa ang sitwasyon sa mga oras na ito. Katuwang naman po ang Waze, silipin natin ang sitwasyon ng trapiko sa Cavitex at Macapagal Boulevard. Yan po ang nakikita po ninyo. Ang sitwasyon po ngayon dyan ay makikita natin pula ang kulay ng lane. Ibig sabihin po niyan ay mabigat na po yung daloy ng mga sasakyan dyan. At mapapansin po natin na nasa 24 kilometers po per hour ang average speed ng mga sasakyan na dumadaan sa kalsadang ito. Pero sa bandang bahagi po ng Rojas Boulevard, papunta po yan sa Maynila, ano? Mapapansin po natin na talagang mas bumibigat pa yung daloy ng mga sasakyan na nasa 3 kilometers per hour na lamang ang average speed pagdating po dito sa may bandang Rojas Boulevard papuntang Pasay na po yan. Kaya para po sa ating mga motorista ay medyo kung ayaw po nating maaberya at maging ganyan kabagal ang ating pagdaloy ng mga sasakyan, iwasan na po muna natin ang kalsadang iyan. Samantala, tignan naman natin ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway. Ito pong arrow na papataas po na ito, mapapansin po natin, ay maroon ang kulay ng lane. Ibig sabihin po ay talagang halos bumper to bumper na yung mga sasakyan dyan. Kung mapapansin po ninyo, ay nasa 11 kilometers per hour ang average speed dito sa lugar na yan. At meron po mga police visibility sa mga lugar, pero meron din tayong mga Wazers na nag-report ng mga road construction sa area na yan na bigat pa po lalo ng daloy ng mga sasakyan sa lugar na yan. Samantala, ito pong nasa isang bahagi naman po, ipapunta po ito ng Parañaque. Makikita po natin ay orange ang kulay ng lane. Nasa 23 kilometers per hour po ang average speed. Ibig sabihin po niyan ay moderate o mas mabilis po ng bahagya ang daloy ng mga sasakyan dyan. Kaya wala naman halos problema sa ating mga motorista. Yan po yung mga sasakyan na nanggagaling po sa may bandang Makati at papunta po yan ng Parañaque. Ito po ang latest mula sa GMA Road Watch. Maaari niyo pong i-download ang Waze app sa inyong smartphone at sumali sa lumalaking Wazer community ng I Am Ready. Magplano para sigurado, I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.